Sabi nun, pinapakita nilang kakaiba sila. Iba ang aming mundo ngayon. Yan ang society nila ngayon. They are full of drugs. Yung drugs nila, inadala sila sa ibang dimension nun. Yung usapin nila ngayon, weird mo yun. Parang yung napanood ko, yung lalaki ngayon na inaahito, tapos gano'n, mahaba, tapos tulis-tulis na gano'n. Parang si Ragnar yun, wala na yung Vikings eh. Gano'n yung itsura nila. Eh, grabe na talaga. Pusong-puso na yun yan. Kaya mga kapatid. Yung anak nga ni Ragnar. Nakatapon. Halloween ni Ragnar. Nakatapon. Pag hindi na rin pinusula ka ng Vikings. Kung may kakayanan din talaga na mag-homeschool kayo dahil may pera kayo, mas maganda po. Amen. Ako kung may pera ako, gano'n na yun. Hindi ko na makakasunyan ako eh. Nag-deal na kami ni Sister Lenden, sabi ko, Mama, 3 days na lang natin papapasukin ng bata. Sabi ko, pag hindi pumayag ng teacher, stop na yan. Alam niyo, sabi ng teacher, huwag po, sige, payag kami, 3 days na lang. So, makapasok ng 3 days. Hindi isa lang sila restrain ng isang linggo pag may exam sila. Pero pasok talaga nila, 3 days na lang. Binibigay ni Sister Lenden. Yung examination, binibigay ni Sister Lenden. Pero hindi naman ginagawa ni Sister Lenden. Kinokopya lang para sa mga lang kay Jose, ano turo sa kanila. Tinuturo ko lang yung exam niya sa kanya. Nakakahabol sila sa exam. O, nag-exam na yan. Si Joana, napasama pa sa top 10. Top 10. Kahit sa top 10, napasama kahit paano, kahit top 10. Masama ka doon. Homeschool yan. Hindi pa nga homeschool yan. Ano pa lang sa bahay? So, stay. O, Phil, ito. Ito ah, ang tanong mo kay Brother Francis, kaya na patalag ka sa mga sa pamilya na maling kitay. Yung school ito ah, so even it's not even ah. Galing yung sa Jose Cruz yan. Ang nagpasimula niya doon sa Grecia. Tama ba? Greek and Roman culture. Part of it, Man Francis ang Hellenization. Hellenist, yes. Yung talino, yung Hellenist yan. Pero, ang original talaga ng pag-aaral, noong pa, ancient history, ancient times sa Israel, hindi pa sa Israel, ano? Ang pag-aaral talaga nasa bahay. Amen. Nasa bahay ang pag-aaral. Yung sa Hudyo, tinatawag nila ng bar mitzvah. Pag-aaral sa babae, pag-aaral sa lalaki, matak pa lang. Pag sa babae, Bat mitzvah. Pag sa babae, bat po, bat. Bat, diba, bat. Pag lalaki, bar. Bat sa babae. Meron din. At kami din doon, tinuturo din pala sa kanila, pati sa covenant. May covenant pa sa loob ng bahay. Oo, oh, yung babae, tinuturoan sila ng bat mitzvah, kasi pag lumaki sila, kailangan umabot sila sa tamang pag-decision. Di ba ang communion? Amen. Ang tamang pag-decision kasi, papasok sila sa covenant. Wow. Napasok ko yun sa books na inilang ko kay Pastor Jun. Judaism na culture. Meron talaga tinuturo pa lang sa loob ng bahay. Marami pa lang bagay na ibinibigay na informasyon na nagsisimula sa bahay. Amen. Last ko ah, parang isang tanong lang ito. Question. Saan nagsisimula ang problema sa labas? Hindi sa labas. Sa loob. Ang problema na nangyayari sa labas ay galing sa loob. Ibig sabihin ito, kung ang isang sambahay na ito, ang pamilyang nasa loob, maayos. Pakipabas yan, hindi ko maayos. Asimilado, may manifestation na sa kahit sa punong dalang mga yan, anong nilang ilagay at ilugar yung sarili nila sa kanino ang tao. Amen. Pag meron, maayos na ng bayan. Kaya hindi totoo ang kaguluhan sa labas. Ang problema sa loob. Kaya kung ang mga nasa labas na yan magulo. Kasi ang loob na sa bayan nila magulo. Espera, tagdagan pa siya. So, yun na siguro sa mga sobrang. Umalis na yung mga ano.
birthday lang doon ko nang ipag-aral niya. Sa totoo lang talaga, may mga bagay ako hindi rin alam kila Pastor Jun Salas. Pastor, sila po ay... Theology. Pastor, sila po ay Baptist. No, Evangelical. Pero mix sila ng... Yahweh. Albinese. Hindi, halo-halo eh. May sila ng Messianic, Orthodox, may scientist. Ngayon, pupunta sila dito na pala. Nandiyan ako, in-invite ko sila. Sige, di ba? Sabi ko, nagaling na naman kayo sa amin eh. Gusto ko lang sana na ma-invite kayo muli. Okay, gusto niya mag-turuway dito sa amin. So, ikaw na si Pastor Jun, babalik siya. Hindi ngayon Sunday. Last Sunday. Yung approach, yung teaching nila kasi, gamit sila ng third. Pero hindi naman sila dogmatic, hindi naman sila, gumagamit ka ng Jesus, gumagamit ka ng Christ, okay lang. Pero sila kasi pag nag-pronounce ka, Yahweh, Messiah, Sulo, pero hindi sila legalist ng mga dogmatic. Kung yun ang ginagamit ko, okay lang. So, next Sunday, tapos na. After lunch, sabi ko kasi, Lord Jun, baka kasi, gusto mo, nangyari kasi nung nag-overnight tayo, pharmacist, ano? So, overnight po ulit. Kung mag-overnight kayo, tayo, pupunta siya rito. Ah, pwede. So, depende na lang sa ito. Kasi gusto niya talaga rin magturo. Alam niyo mga kapatid, meron akong natutunan sa kanya about English grammar. Ellipsis. Ellipsis. Doon ko lang may intindihan ko na sa grammar yung ellipsis. Yung napapadali na salita, sentence. Natutunan ko sa kanya. So lalo na kayo mga estudyante, malaking kahanip niyo. At saka si Pastor Jun, willing siya magturo sa English. Pinihiram niya ako ng mga books, ilang books pinihiram niya sa akin. Pinihiram niya ako ng Greek, kaya nag-aaral ako ngayon ng Greek. Someday, tuturo ko sa inyo yung Greek. Alam niyo yung Greek na books na ganyan? Siya mismo ang sabi sa akin, ha? Hindi nag-aaral ng Greek. Hindi siya nag-aaral sa school ng parang pastoral o Greek, ha? Binasa lang niyo yung libro ng Greek. At pwede pa lang gawin ng tao yun, self-study. Nung natutunan niya, humusay siya, gumawa pa siya ng libro ng Greek. Hindi siya nakaaral ng Greek. Dama nakagawa pa siya ng libro ng Greek. Yung libro na yun, nasa amin yun. Pero hindi siya nakaaral sa pastoral Greek. So, pagpag-aralan mo muna yan, and then, pag natutunan mo na, hindi, kung yung natutunan mo, contribute ko sa inyo. So, para na rin tayo nag-aaral dito ng Bible Institute. Kasi ang school ng church eh, institute talaga yun. Naniwala kayo ang church institute? Yes. Sabi na, ang turo ng Biblia, utos mismo, kailangan ninyong lumago. Sabi ni Pedro, kailangan natin lumago. Whether ano man yun, sa sinasabi nila, basta may kinalaman sa Bible. Obligado tayo. Preferences? Cut ko na.